Enter your password. Para sa maraming tao sa buong daigdig, ang mga salitang ito na lumilitaw sa screen ng computer ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Kumukonekta ka man sa iyong personal na computer, nagbubukas ng mobile phone, o gumagamit ng credit card, o nagsasara ng sistema ng pang-seguridad para sa pintuan, mahigpit na binabantayan ng mga password o mga PIN ang pagpasok sa napakaraming regular na gawain. Maraming nag-opisina ang may 3-5 password sa trabaho pa lamang at tinatayang sa loob ng 10 taon. Maaaring mapaharap ang mga gumagamit nito sa mahigit na 100 password. Dahil sa laganap na paggamit ng mga password, paano ka kaya makapipili ng mga password na mahirap matuklasan ngunit madaling tandaan? May mahalagang tagubilin na dapat salang-alang. Una, ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Huwag gamitin bilang password ang pangalan mo o ng miyembro ng pamilya mo, kahit pa nga bahagyang binago ito. Iwasan din gamitin ang numero ng plangka ng iyong sasakyan, numero ng telepono mo, numero mo sa social security system o maging ang iyong direksyon. Ang gayong mga impormasyon ay madaling makuha ng determinadong mga hacker. Kaya kung posible, huwag gumamit ng mga password na binubuo ng pawang mga titik o numero. Mabilis na matutuklasan ng isang simpleng programa sa computer ang gayong mga kodigo. Sa kahuli-hulihan, huwag gumamit ng salitang matatagpuan sa diksyonaryo kahit na wikang Banyaga pa ito. May makukuhang napakahabang listahan ng mga salita, mga pangalan ng lugar at mga pantanging pangalan mula sa lahat ng wika. Kayang subukan ng mga programa sa computer ang iba't ibang anyo ng mga salitang ito, katulad ng pabalik sa bye-bye, malalaking titik o kombinasyon ng dalawang ito. Kaya ano-anong uri ng mga password ang dapat gamitin? Kadalasan ay yung may 6-8 karakter at may pinagsasamang malalaki at maliliit na titik, mga numero at mga bantas. Gaano ba kahirap matuklasan ang ganyang kombinasyon ng mga karakter? Sa katamtaman, kakailanganin ng isang computer na kayang sumubok sa 1,000,000 password bawat segundo ang mahigit na 100 taon. Paano ka makapipili ng kombinasyon madaling tandaan? Iminumungkahi ng ilan na kunin mo ang pamagat ng paboritong aklat o pelikula o taludtod mula sa isang awit o tula at gamitin ang unang titik mula sa bawat salita nito bilang password mo na dinaragdagan ng malalaking titik, bantas o iba pang karakter. Halimbawa, ang to be or not to be ay maaaring maging to be or not to be. Maaari mo pang angkunin ang referensya sa Biblia at gamitin ito bilang password mo. Halimbawa, ang Unang Kronika, Kabanata 9, Talatang 27 ay maaaring maging Unang Kro, Kabanata 9, 27. Kabilang sa iba pang mga mungkahi ay ang pagsasalita ng mga katinig sa isa o dalawang patinig upang makabuo ng mga salitang walang kabuluhan na maaaring bigkasin. Halimbawa, ang Queen Supi o Wotiruba. O kaya naman ay maaaring pagdugtungin ang dalawang maikling salita sa pamamagitan ng bantas tulad ng ani, mais, o awit, puno. Bagaman hindi lahat ng password ay humihiling ng pare-parehong antas ng seguridad at ang ilang programa sa computer ay baka hindi tumatanggap ng ilang karakter o kumikilala ng malalaking titik, ang pagsasalang-alang ng mga mungkahi sa itaas ay makatutulong sa iyo na maprotektahan ang mahalagang impormasyon mula sa mga kinainisang pakialamero. Tandaan din, ang mahalagang dapat gawin ay ang regular na pagpapalit ng iyong mga password kung kinakailangan. Ano mang mga password ang mapagpasyahan mong gamitin, huwag mong pipiliin ng alinman sa mga halimbawang nabanggit ngayon. Kaya mag-ingat para hindi maging biktima.